No girlfriend yet. You're too young. Don't be like me. I had 5 girlfriends when I was 15 years old. Ako si pambansang puno ko, yata ko'y laging handa. Hatid ko lamang ay saya, miski na bata matanda. Kung madami mang problema sa buhay, okay lang yan. Mahalagaan dito tayo at itawa mo lang yan. Pagod ka ba sa trabaho, okay lang yan. Hindi ka pa sumasweldo, ayos lang. Yeah, 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 yeah. Ang tawanan, abot ng magdamagan. Hello, mga best friend. Today is Monday, you know, and of course another Monday, another week ahead of us. Ngayong araw na to, wala akong maisip, ma-i-vlog, no? Kaya nandito rin yung mga bata, tapos yung Martes ka darating lang. So siguro dahil wala akong magawa, maliban lamang itong aking pag-upload ngayon, yan mga kaibigan, yan. Mabuti pa siguro mag-istorbo na lang ako. Istorbohin ko yung mga anak ko at saka si Marites. Ayan, samahan niyo ako, ah. Mag-istorbo muna tayo. Sino ba una nating istorbohin? Ito si Jason, tong anak kong to, mga kaibigan. Wala nang ginawa to kundi mag-computer, eh. Ha? Hi Jason. Yeah. What are you doing? Show. You say hi to your friends. Hey there. Yan po si Jason, mga kaibigan. How's kasi bakasyon na ngayon, mga kaibigan. Bakasyon na nila ngayon kaya wala na silang pasok. Kaya yan yung pinagagawa niyan. So, are you enjoying your vacation? Yes. Yes. Yeah. Do you miss school? I don't miss school. Hindi daw niya na miss yung school. Ito naman yung isang panganay ko, no, mga kaibigan. Ito naman si Aaron. Aaron, or sa mga Pilipino, Aaron. Ayan. Ito naman, mahilig naman ito sa phone. Po-phone lang palagi. Hi, Aaron. Hey. Hoy, I'm talking to you. Hi, Dad. I have a question. Can you lower it down? Do you miss school? Yes, I miss school. Miss daw niya yung school. Do you wanna go back to school now? Yes. What friend? Your girlfriend? Brianna. No girlfriend yet. You're too young. Don't be like me. I had 5 girlfriends when I was 15 years old. Ngayon naman, mga kaibigan. Punta naman natin si CJ. Si CJ yata kumakain. Ito naman, itong batang to, no? Wala nang ginawa to kundi mag-iPad. Ano? I'm doing a vlog, boy. Can you hand me my water? Sam, you should have. What do you say? This to yourself. Please, you said you want to be an actor, but you don't want me to videotape you. How can you be an actor? Your lips hurt. What about your lips? Say please. Please. Hindi ka marunong mag-please, ha? What do you say? Thank you. Do you want to say hi to our friends? Hi. Are you enjoying your vacation? Yeah. No. Can you lower this down? Are you enjoying your vacation? Yes and no, because mommy lets me read. You're supposed to read so that you can learn a lot. I already know how to read. You need to read more. Reading books is good. Alexander, he did good, so he doesn't have to read. Well, that means you're not doing good. That's why they want you to read some more. Well, I just don't like reading that much. Why? You know what? Daddy loves reading. Especially those... You need to read so that you learn a lot. You understand me? Okay? Okay, say bye to your friends. Bye. Ngayon naman, mga kaibigan, si Marites naman ang ating istorboy. Knock, knock. Can I disturb you? Kami daw. And dito po tayo, mga kaibigan. Sabi ko kasi kanina,
wala akong magawa, wala akong maisip na vlog. Kaya mangi-istorbo na lang ako. Mm. Mag-hi ka naman. Hi. Just working. Yan. Ito ang trabaho ni Mi... Oh, blurred. Yan. Ito ang trabaho ni Marites. Yan. Ito ang kanyang opisina. Ano pa bang ano? Ano pang bago? Wala. Just working. Ano ba gusto mong gawin ngayong araw ng Monday? I can't do anything. I have school. May school ka rin? At 5. Napakasipag ni Marites, mga kaibigan. Tatrabaho dyan, tapos nag-i-school din dyan. Bakit ba lagi ka nalang nag-i-school? Why not? I love learning. Ayan. Speaking of going back to school, Meron ka bang mga payo doon sa mga kagaya mo, 'di ba? May asawa ka, may mga anak ka, and you're still doing school. May mga asawa diyan. Alam mo, yung mga iba nga hindi nga nagtatrabaho eh. 'Di ba? Housewife lang. Pero ayaw nilang mag-school. Pwede bang sabihin mo sa kanila, advice mo nga sa kanila na ano? Mabuti pa dito tayo. Masyado madilim dyan. Bigyan mo ng advice. Yan. Lalo-lalo na sa'yo. Sigurado maraming makikinig sa'yo. Yung mga housewife, di ba? Sila ang mayroong good chance para may pagpatuloy yung kanilang pag-aaral, no? Kasi, sabihin mo nga. Sabihin ko what? Sabihin mo na ano, sila ang mayroong That's up to the person if they want to go to school. You can't force them. Yun nga, meron nga kasi yung mga iba, meron silang chance na bumalik sa pag-aaral, pero hindi nila ginagawa dahil daw may mga anak sila, busy sila sa mga anak nila, pero ikaw, tatlo. Kasi depende naman kung nasaan ka. If you're in the Philippines, it's hard. It's not easy to go to school. Hindi yung mga nasa Pilipinas, yung mga nandito dito, sa US. Oh my gosh, easy lang. Oh. If you wanna go to school, go to school. It's up to the person. It's, you know, you can do it. A lot of people work full-time and go to school full-time. It's up to the person if they wanna go to school. It's all about motivation, determination. But if you don't wanna go to school because you're lazy, you just wanna stay home and and get money from someone else, then we can do that. But for me, I like to be independent. I don't wanna depend on you or anyone. I wanna make my own money. And I wanna have the highest level of education. I just love going to school, and there's time, there's no excuse, and it's never too late, and you're never too old to go back to school. And there's no excuses also. Tama. Kasi yung mga iba, yung excuse nila, wala silang time. Dahil nga may mga anak sila, ganyan. Pero ikaw, paano ka nakaabot ngayon dyan sa yung accomplishment? Diba? Dahil meron naman kasing ano eh, online. Yeah. Diba? There's other ways. You know, you don't have to go to the classic school, going to the class all the time. There's always online, and you know, if you want to go to school, just do it. You just have to do it for yourself, not for anyone. But if you don't want to go to school, then just stay where you're at. Bahala kayo sa buhay niyo. Parang hindi kasi iniisip kasi ng iba, wala silang time pumasok-pasok sa school. Pero kagaya nga ng sinabi ko, ang dami ng ano ngayon, ang dami ng online schooling ngayon. Tapos kung problema nyo naman yung mga anak nyo, sino mag-aalaga sa kanila, you set your own time naman, di ba? Sabihin natin kung meron kayong baby, kung pinatulog nyo na si baby, alam nyo man mga baby, kung minsan matagal ang tulog nila, syempre sabihin na natin, isang oras, meron na kayong isang oras na nilagay doon sa na time doon sa online ano. Yeah, you just have to balance. Balance lang. Life and school. Kasi si Marites, mga kaibigan, mula nung nakilala ko yan, ilang taon na ba tayo? Over 20 years. Sa tagal namin, mga kaibigan, hindi ko na alam kung gaano na kami katagal eh.
Pero nung ano, nung nakilala ko si Marites, nag-aaral na yan. Hanggang ngayon, ha? Apat na ang anak namin nag-aaral pa rin. Hindi pa rin siya nakukontento. Ano bang gusto mong ma-accomplish? Ikaw ba ay gusto mo siguro gusto mo rin maging astronaut? I'm not that smart. Oh. Pero yun nga, nag-umpisa ka sa... Baka gusto mong ikwento sa kanila kung saan ka nag-umpisa. Para sa ganun, mayroong ma-motivate. Diba? Kasi isipin nila, oh, nakaya ni Marites. Why can't I do it? Parang ganun, diba? So sabihin mo sa kanila kung saan ka nag-umpisa. Like in healthcare? Oh. Yeah. I started out as a certified nursing assistant. CNA. So, yeah, mahirap yan. So sabi ko, ayaw kong maging ganito forever. Mm-hmm, so bumalik ako sa ano sa hindi, sandali. Ano bang ginagawa ng bilang isang CNA? Mahirap. Sabihin mo lahat. Oh, mahirap. It's like taking care of an old person. Pinabakain mo sila. You change their clothes. Hindi. Pinapaliguan mo sila. ito yung term nila, yung mga ibang tao term nila sa mga CNA, tagapunas daw ng puwet. Yeah, that's part of it. Oo. Mahirap. So sabi ko, ayaw kong maging ganito hanggang buhay. So yun. Habang buhay. So yun, noon nakikita ko yung mga LVNs. Oh, sana LVN din ako. Licensed Vocational Nurse. So bumalik ako sa wait. So from a CNA naging LVN, Licensed Vocational Nurse. Oh. Ano naman ang isang LVN kumpara sa isang CNA? Well, you're a nurse and you give medication, mm-hmm. except for the IV medication. Mm-hmm. Mama. You do, yeah, just nursing stuff. Tapos sabi ko, ako sa RN. Sabi ko, sana RN din ako. Ay, ibig mo sabihin, pag nakakita ka ng isang RN, parang ina-admire mo, uh-huh. gusto mo rin maging RN. Uh-huh. So, naging RN ka nga. Uh-huh. So, bumalik ako sa school ulit. School, naging RN ako. Mm-hmm. Hindi naman ako content as just an RN. Sabi, nakikita ko yung mga iba, may BSN. Bachelor's of Science of Nursing. Kagaya ko, may BS din ako eh. Tapos, bullshit. Sana BSN din ako. So yun, bumalik ako, naging BSN. Okay, so ngayon, nung RN ka na, nakakakita ka ng mga RN na mayroong BSN, gusto mo rin magkaroon ng BSN. Mm-hmm. So ngayon, bumalik ka ulit. Nakuha ko yung BSN, sabi ko, nakikita ko yung mga iba, may MSN, Master's of Science. Yan na naman. Sabi, sana MSN din ako. So bumalik ako sa school. So bumalik ka na naman sa school kasi may nakikita ka na naririnig ka ng mga may MSN. Uh-huh. Mga Master's. Yeah. So gusto mo rin, magkaroon ka rin ng MSN. Uh-huh. Kaya bumalik ka ulit sa school. So while I'm in MSN, yung mga professors ko meron sila mga doctorate degree. Ganun, sabi ko, sana meron din akong doctorate degree. Bumalik na naman ako sa school hanggang nakuha ko yung doctorate degree. Mm-hmm. Pero hindi pa rin ako contento eh. Kasi so, ngayon ay doctorate degree ang nawa mo. So pero ngayon, hindi pa dyan nagtatapos si Marites, mga kaibigan. Kahit na nakuha niya na yung kanyang doctorate degree, ongoing pa rin yung school mo para makuha mo ang... Meron akong kinukuha, Master's of Health Administration. Mm-hmm. So yun ang kinukuha ko. It's it's in the healthcare business. Mm-hmm. So yun ang inaaral ko. So yun ang gusto kong makuha. Mm-hmm. At saka alam nyo kasi mga be, hindi naman sa wala kayong time o kaya wala kayong ano. Kasi kagaya naming dalawa, hindi naman sa pagbabrag, no? Si Marites, all her life, nag-aaral siya, pumapasok siya, and meron kaming mga apat na anak. Depende lang kasi yan eh. Depende lang yan. Sinuportahan ko siya ng todong-todo. Sinabi ko sa kanya, sige, kahit na meron din akong Monday to Friday na trabaho, na kaya naman namin eh, kasi sinabi ko sa kanya, mag-concentrate ka sa pag-aaral mo. Kung inaalala mo yung mga bata, huwag kang mag-alala, ako ang bahala sa mga bata. Sa ano, mabuti na lang yung aking trabaho ay flexible. Very flexible. Yan, kaya ayun.
na doon niya na-achieve lahat ng kanyang achievements. Basta walang excuse. You're not too old. It's never too late to start. So keep doing it. Just do it. It's gonna be worth it talaga. So ayan mga kaibigan, yan ang aming vlog for this day. Hopefully bukas meron kaming mas matinding video vlog. Pero sa ngayon, ito lang muna. Bye-bye!